Chapter 13. After an hour na pamamahinga ay kumatok na ang isang kawaksi sa room na kinaroroonan ni Tyrant, telling him na ready na hapag for dinner. Agad naman siyang nagpatiayon dahil kahit paano ay naramdaman niyang kumalam ang kanyang sikmura. Pagbaba niya sa may hagdan ay naroon si Ronnie na hinintay siya papunta sa komedor ng mga Marquez. Pagpasok sa komedor ay naroon na sa hapag si Matt kasama ang dalawang babae. Nagkakatawa ng mga iyon ngunit biglang natigil nang mapansin ng gobernador ang kanilang presensya. "Take your seat, bro. Nakapahinga ka ba ng mabuti?" pahayag ni Matt. "Of course, bro," sagot naman niya habang hinaila ang upo ang nasa harapan niya. "Mabuti naman kung ganun, bro. Akala ko namamahay ka na." Si Matt na sinabayan ng pagtawa. "By the way, meet the two beautiful ladies here. This my girl Jenny and her best friend Sophie." Pagpapakilala ni Matt sa dalawang kasama. "Girls, this is my good friend Tyrant." Mahirap itong hajilapan, nagkataon na may business siya dito sa norte kaya he's here with us, pagpapatuloy ni Matt. Tumayo naman ulit si Tyrant para makipag-shake hands sa dalawa. "He doesn't have interest to any of them but he needs to do it because he is a man with fine gestures." Naramdaman pa niya ang pagpisil ng isang babae sa kanyang kamay ngunit nginitian niya lamang ito. "When meeting such, agad niya iyong sinusupalpal, lots of women have tried to seduce him but he is not just any man." Nginitian niya ito tanda ng pagrespeto sa kanyang kaibigan. "I'm so glad to meet you ladies. By the way, meet also my buddy here, his name is Ronnie." Tura niya sa mga ito at mahiya-hiya pang nag-hello ang kanyang kasama. "Okay then, let's eat na. Oh, by the way, I'm attending a grand reunion tonight, baka gusto mong sumama, bro." Saad ni Matt nang magsimulang kumuha ng kanya-kanyang pagkain ang lahat. "You know I'm not into that, bro, heist. Para ngayon lang naman, para ma-meet mo naman some of my constituents. Tsaka sasama itong dalawang dilag na ito, sama ka na rin para mas masaya." Pamimilit pa ni Matt na wala yatang balak na bigyan siya ng pagkakataon para tumanggi. "Okay, do I have a choice?" saad niya at natawa ang lahat. Sanage, after we eat maghanda na tayo. Baka mamaga ang mga mata ng mga nandoon sa kahihinti sa tinakakahiya naman." Si Matt at tumango naman ang lahat. "Wear something formal," paalala ni Matt bago magsipag-akyatan sa kwarto at magbihis ang lahat. "Okay," maikling pahayag niya dito. Kung damit ang pinag-uusapan, lahat yata ng klase ng damit ay nasa malita niya depende sa lakad. He traveled a lot at palaging kompleto ang dala-dala niyang gamit. Pagdating sa kwarto ay agad siyang nag-shower, then isinuot ang kanyang long sleeve na kulay black. At dahil nga nasa probinsya siya, medyo mainit kung kaya't medyo itinaas niya ang pagkakatupi ng kanyang sleeve. Naging manly tuloy ang kanyang aura, hindi katulad ng kanyang palaging get-up na parang abugadong laging sumasabak sa korte. Pagbaba niya ay naroon na nga ang lahat, si Matt na naka-long sleeve ng kulay pink. It suits him pero wala siyang maisip na dahilan kung bakit nakahiligan nitong magsuot ng pink, maybe because of politics. Ang dalawang babae naman ay nakagayak na, very elegant ang mga ito at talaga namang mga beauty queen ang mga aurahan. Ngunit hindi gusto ang suot na pangitaas ng mga ito. Naka-trouser nga pero ang pangitaas naman ay sleeveless na blouse na halos kitang-kita ang mga hinaharap. Gusto niyang ipagpag ang kamay nang humawak si Sophie sa kanyang braso. He just met a few minutes ago pero parang close na sila sa inasta nito. Ang ipinagtaka niya kahit nasa loob na sila ng sasakyan ay nakakapit pa rin ito sa kanyang braso. Ewan niya kung talaga lang bumababa ang neckline ng blusa nito kung kaya't kitang-kita ang mambak na part sa may dibdib nito. Well, it's look cool, he is fond of big bobbies but he is not fond of girls who acts like a slut just to get someone's attention. Ilang mga babae na nga ang kanyang pinapahiya dahil sa mga ganitong galawan, pasalamat pala ito bisita siya ng kanyang matalik na kaibigan kung hindi kanina pa niya ito ibinalibag. Sure, he likes beautiful women, pero hindi lang dapat basta maganda. Dapat maganda at marunong magtrabaho. Hindi yung nagpapaganda lang ang alam at naghahanap lang ng lalaking makakapabigay ng kapritsyo niya. Sa isiping iyon ay tumikim siya upang bawiin ang kamay sa katabi. Parang nagulat naman iyon na nakaakle pa rin ang kamay dito at patay mali siyang bumitaw iyon.
Pagkatanggal ng kamay nito ay agad inayos ni Tyrion ang pagkakaupo, tumingin sa labas at di na kailanman ginawi ang mata sa katabi hanggang makarating sila sa kanilang pupuntahan. Pagbaba nila ay walang choice si Tyrion kundi alalayan ang babae, ngunit hindi na rin siya nito binitawan hanggang sa pumasok sila sa bulwagan at makaupo sa harap ng stage. Nagmukha tuloy silang magkapareha katulad ni Matt at Jenny. Pagkadinig ni Mayor na dumating na si Gob ay agad iyong nagpaalam sa kanila at akay-akay ang kasintahan ay nagmamadaling tumungo sa may entrance. Agad namang nagsalita ang MC para i-acknowledge ang Kara rating ni Governor. Maya-maya lamang ay nagsipagtayuan ang lahat para i-welcome ang kada rating na guest at mga kasama nito. Hindi makapaniwala si Arabella sa nakikita, kung ilang ulit siyang pumikit para makonfirm kung si Tyrion Allegri nga ang nakikita niyang entourage ni Gob. May nakakapit sa braso nitong magandang babae at mukhang malapit ang mga ito sa isa't isa base sa pagkakakapit nito sa binata. Nagtaka siya, di ba at nasa Amerika ito kasama si Samantha. Bakit kasama siya ni Gob ngayon at may kasamang ibang babae? Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ngayon, ngunit isa lang ang alam niya na awa siya kay Samantha. Sa side niya naman, wala naman siyang aasahan dito. It's true that she loves him pero alam naman niya kung sino siya sa buhay nito. Pagkaakyat ng mga ito sa stage para doon maupo ay agad siyang umupo kahit nakatayo pa ang lahat. Sinabi niyang biglang sumakit ang mga paa sa mga kasama kung kaya't hindi na siya pinagtuunan ng pansin ng mga ito. Ayaw niyang makita siya ni Tyrion, kung kaya't the whole time ay nakaupo lang siya. Medyo malayo sila sa harap, sa dinami ng table sa loob ng auditorium ay imposibleng makikita pa siya nito. Nandong kinikilig ang mga kasama sa binata at guwapong gobernador ngunit siya naman ay nakipagpalit siya ng upuan kay Ina upang hindi siya humarap sa stage na kinaroroonan ni na Tyrion. Pagkatapos ng talumpati ng gobernador na agad nagtawag ang mga MC ng mga alumna per batch para magbigay ng pledge. Hindi niya inaasahan na may ganoong twist pa ang programa nila, yung unang mag-pledge it's a challenge niya yung iba niyang kasama para mag-alakom ng pondo para sa mga projects sa school. Nakalikom na si Namimi buhat sa batch nila, may 100,000 na silang nalikom at ibibigay na lamang sa organizer ngunit may pakulo pa pala silang iba. Sa mga naunang batches ay talaga nga namang walang tulak gabijin ang nagple-pledge, mga businessmen, doctors, lawyers at iba pa ang mga ito at kanya-kanyang buhat sa sarili. Pagdating sa kanilang batch ay agad tumayo si Mimi at nag-pledge ng 100,000 piso, nagpalakpakan ng lahat ganoon din noong sumunod si Deborah na nagbigay din ng ganoong halaga. Mas lalong yumangay ang lahat nang matawag si Mayor na nagbig ay ng 300,000 piso. Tumayo pa ang girlfriend nito ay nag-pledge ng additional 200,000 pesos para buo daw na 500,000 ang pledge ng mayor. Dahil sa ginawi nito ay lalong nagpalakpakan ang lahat, marami ang nakilig lalo at hinalikan pa nito ang mayor. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay kinuha nito ang mikropono at nagbigay ng challenge. Baka po marami pa sa team dito ang hindi nakakaalam, maswerte po tayo ngayon dahil kasama natin ang isang sensation, saad nito habang nakatingin sa kanilang table. Nagsipagbulungan ang lahat at parang excited na nagpalingon-lingon sa paligid. Si Arabella naman ay gusto na niyang maluso sa kinauupuan o di kaya ay magtago sa ilalim ng mesa. Kinurot siya ni Mimi, tinignan niya ito ngunit di niya mabasa kung ano ang nasa mukha nito. Tonight ladies and gentlemen, I would like to challenge her to give her pledge to her alma mater. Please up on the stage, Ms. Arabella Simon of Batch Natin Neb to take the challenge, saad nito at talagang pinagpapawisan nga ang dalaga ng malapot hindi dahil sa challenge kundi dahil kay Tyrion Allegri na nasa harapan. Nakakabingi ang lakas ng palakpakan, at ang lahat ng nakatuon ang atensyon sa kinauupuan nila. Halos hindi nga siya makakilos sapagkat naghahalo-halo ang kanyang nadarama. Pasimpleng kinurot ni Deborah ang kanyang tagilitan, nang magtama ang kanilang mga mata ay sumenyas ito na tumayo at umakyat sa stage. Wala na nga siyang nagawa, kung related lamang ito sa trabaho ay agad siyang pumunta sa stage ngunit kakaiba ang feeling niya ngayon, hindi niya maintindihan. I'll back you up, medyo nag-aalang saad ni Mimi sa kanya bago tumayo. Pagtayo niya ay agad nag-plakepakan ang lahat lalo na nang maglakad siya papunta sa harap. Nginitian pa niya ang girlfriend ni Mayor bago niya kinuha ang mikropono dito at humarap sa lahat.
Naimbag nga Robbie tayo amin kakabsat, pagbati niya sa salitang Ilocano at lalong nagpalakpakan ang lahat. Pero maya-maya ay biglang tumahimik ang paligid at feeling niya nakatunghay ang sa kanya ang lahat habang naghihintay sa kanyang sasabihin. Una sa lahat, gusto ko pong i-clarify sa lahat na hindi po ako sikat. Isang araw lamang po umere ang aking kuha at na-expire naman po agad, saad niya nang may pagbibiro. At nagkatawanan ang lahat. Pangalawa po gusto ko pang magpasalamat ang napakagandang future first lady ng ating bayan sa pagmamalasakit niya po sa ating minamahal na alma mater. Talaga po kayo ang naitadhana para katuwang ng ating magiting na mayor, pamumuli niya sa GF ng mayor at nagpalakpakan ulit ang lahat. Pangatlo po, inasmuch that I wanted to give 1 million pesos to our beloved alma mater, patawad po pero 100 lang po ang laman ng aking wallet, pambayad ko lamang po sa tricycle pa uwi, she joke at napuno ng palakpakan at hiyawan at tawanan ang buong auditorium. Lastly po, I surely see the principal of our alma mater before this interview ends tonight. Thank you very much and mabuhay po tayong lahat, nakangiti niyang pagtatapos at di niya inaasahang magsisitayuan ang lahat. Pagbilang niya sa side para umalis sa podium ay naroon si Mayor at iniabot ang kamay, you're still the best. Pahayag nito na kanyang tinawanan, halika muna, ipapakilala kita kay Gob, ang Mayor na hindi na siya binagyan ng pagkakataon para tumanggi. Paglapit nila sa kinauupo ang mesa ng mga guest ay agad tumayo ang Governor at inaatiyat na knight ang mga kamay para makipag-shake hands. You're awesome, I'm Matt, saad nito. Medyo nag-atubili pa siyang ay lahat din ang kamay dito. She's my batchmate Gob, our valedictorian, hanggang ngayon super galing pa rin, pagmamalaking pahayag ni Mayor at tumanggaw tango ang gobernador habang nakangiti. No wonder, she's a brilliant lady, nice to meet you ma'am. Ang gobernador at isang pilit ng ngiti ang kanyang pinakawalan, by the way, this is my best friend Tyrone Alegre, and the ladies here, Jenny and Sophie. Isa-isang pagpapakilala ni Gob Matt sa mga kasama niya sa table, nginitian niya ang mga babae na animo hindi masaya sa kanyang presensya, at dinaanan lang ng tingin si Tyrone Alegre, nice to see you here, my. Oh, nice to meet you here Mr. Alegre, agad niyang saad at tinanggap ang kamay nito. Nanunot ang pagkakatungin ni Tyrone sa kanya habang mahigpit ang ginawang paghawak sa kanyang kamay. Sa pagkakahawak nito ay parang ayaw na nitong bitiwan. Did you two know each other? Mahiwagang pahayag ni Governor Matt. Yeah, she's my, he is my best friend's brother, agad niyang pahayag na pilit inaalis ang kamay sa pagkakahawak nito. Woo, what a coincidence, ang gobernador habang nagpakawala ng isang malawak na pangakakangiti. Please extend my regard to Alex, miss ko rin ang batang yun, saad ni ulit ni Gob Matt habang nakatingin sa mahigpit na pagkakahawak ng kaibigan sa babaeng kaharap. Sure sir, okay, let's take a picture muna, para may remembrance tayo, si Gob Matt ulit. This time ay sinikil nito ang kaibigan kung kaya't napilitang pinakawala ng kanyang mga kamay. Ang mga lalaki ay nagsitayuan sa kani-kanilang upuan at umayo sa tabi ni Arabella, si Mayor sa kanyang left side at si Gob Matt sa kanyang right side ngunit biglang pumunta sa dulo ang gobernador upang magkatabi sila ni Tyrone. It's been a week na hindi niya nakikita ang taong ito, it's been a week na hindi niya nararamdaman ang mainit na katawan nito kahit ilang di pa ang kanilang pagitan, at higit sa lahat ilang araw din niyang hinahanap-hanap ang napakabangong amoy nito. She felt warm ng damaikit si Tyrone sa kanya, kung pwede na lang sanang huwag nang matapos ang picture taking para hindi na malayo ulit dito. He misses him, pero naalala niya ang babaeng kasama nito kung kaya't bigla siyang lumayo dito nang matapos ang ilang shot ng camera. Agad siyang pumunta sa left side ni Mayor at agad nagpaalam sa mga ito nang hindi man lang tinignan ang mata ng lalaki. Nagmamadali siyang bumaba mula sa entablado at pagbaba pa lang niya ay maraming nakipagkamay at nagpa-picture kasama niya. Mga seniors at juniors nila noong high school na mga kakilala niya at nakipag-usap saglit sa mga ito. Who is she? Is she a socialite? She is so classy, hindi napigil ang sambit ni Jenny mula sa kinauupuan. What is she doing? Saad naman ni Sophie. I heard she is just an ordinary employee in Manila, pagbibigay impormasyon ng GF ni Mayor. Hindi lang pala siya ang name to madate kay Arabella. Oh,
Ma-provide ba niya nag 1 million, nahihiwaga ang pahayag pa rin ni Sophie. Maybe, did you see her watch? Yeah, more or less 1 million ang ganang watch. Why did she lie that she only had 100 pesos in her wallet, nakakahiya naman. Well baka bigay nga sa kanya, di ba nga best friend niya ang kapatid ni Tyrin. Oh you have a point, mukha lang talaga siyang social kahit simpleng manamit may mga ganun naman kahit walang pera gusto pa rin nilang nagmumukhang mayaman, ang kasintahan ni Mayor at saka sila nagkakatawa na not knowing that Tyrin heard all those gossipong na ginagawa ng mga babae sa table nila. Nainas siya sa panghahamak nila kay Arabella, nag-iinit ang kanyang tainga sa mga naririnig dahil kahit sa ang angulo naman ay talagang malayo ang agwat ng kanyang asawa sa mga ito. Arabella is prim and proper, bawat okasyon na dinadaluhan nito ay karespe-respeto siyang tignan, and there is no instances na nakita niyang ibinuyang-yang ang harapan sa maraming tao. Puwera na lang kapag magkasama sila sa kwarto ay ibang usapan naman iyon. Napangiti siyang bigla sa naisip, she misses her. He wanted to hold and hug her pero halatang umiiwas ito sa kanya. Ano kayang nangyari doon? She's always excited and warm kapag nagkikita sila lalo na kapag kagagaling niya sa travel, bakit napakalamig ng approach nito sa kanya? Napatingin siya sa kinaroroonan ng asawa, patuloy pa rin ang masayang pakikipag-usap nito sa crowd. May yumayakap at nagpapapicture kasama siya. Ganito siya kaknaon sa place nila. Nagdadalawang isip siya kung sundan niya ito at doon na lang din makiupo sa mesa nito. Pag-upo pa lang ni Arabella tabi ng mga kasama ay narinig nilang nagsalita ang MC. Ladies and gentlemen, at this moment Ms. Arabella Simon have pledged 1 million pesos for the renovation of the condemned building of our school. Thank you very much ma'am, you're such a blessing. God gives you 10,000 fools with your generosity. Pahayag ng MC at matunog na palakpakan ang narinig niya pagkatapos. Pati ang mga kasama niya ay halos tumalon sa tuwa at pagka-surprise ngunit siya naman ay labis ang kanyang pagtataka. Hindi pa niya nakakausap ang principal at lalong wala pa siyang binibigay, oo at kaya naman niyang ibigay ang halagang iyon kung kukuha siya sa pera ni Mrs. A, pero ang ipinagtaka niya kung sino ang may pukana iyon. Agad pumasok sa isip niya si Tyrin, agad siyang tumingin sa kinauupuan nito, pagtama ng kanilang mata ay itinaas nito ang hawak na glass at saka uminom. Siya ba yun? Saad niya sa sarili, kung siya yun bakit gagawin ni Tyrin ang ganun? Tyrin Alegre is a businessman, hindi niya gagawin ang magwaldas ng ganang halaga. Ikaw punong-puno ka ng pagka-humble, you're super rich. Si Mimi sa kanyan at wala siyang nagawa kundi pagtawanan iyon. Uhu, wala na may nanalo na, magsiuwian na tayo, si Deborah naman kung kaya't mas lalo siyang napangiti. Maya-maya lamang ay humawim papawid ang isang sweet music, Destiny ang pamagat ng awitin at iyon ang madalas na tug-tug noong JS prom nila ng high school. This piece ladies and gentlemen is for Ms. Arabella Simon saad ng MC at napawaw ang kanyang mga kasama. Goo! Choose your partner na, sambit ni Mimi sa kanyang ngunit wala siyang balak pumunta sa gitna at sumayaw. Kundi pinatayo ang pinsan kasama ang asawa nito at ito na nga ang nagsayaw ng sweet dance sa gitna. Natatawang sinenyes niya sa mga tao na masakit ang kanyang tuhod nang makitang hindi siya pumagitna. Heist, mas kikiligin sana ako kung kinuha mo si Mayor para kayo ang sumayaw, saad ni Mimi sa kanya. Just go naman friend, bantay sarado ang manok mo, wala nang pag-asa dito kay Arabella, nakatawang pahayag ni Deborah. Mas bagay nga silang dalawa, hindi pa naman sila mag-asawa no, si Mimi na sobrang pabor nga kay Mayor para sa kanya. Napailing na lamang si Arabella sa trip ng kaibigan, gusto niya si Mayor bilang kaibigan ngunit bilang partner ay hindi kailan mangyayari yun. Excuse me muna girls, sa comfort room lang ako, pag-excuse niya sa dalawa. Ayaw niya yung pairing na ginagawa ng dalawa lalo at sobrang possessive yata ng girlfriend ng batch nilang Mayor. Ako, pag-excuse niya sa dalawa. Ayaw niya yung pairing na ginagawa ng dalawa lalo at sobrang possessive yata ng girlfriend ng batch nilang Mayor. Hindi na niya hinintay ang pagtangu ng kanyang mga kasama, pinulot ang red na clutch bag at tinungo ang way patungo sa CR. Parang pinagpapawisan siya sa mga kaganapan kaya't feeling niya ay kailangan niyang mag-retouch. Hindi naman nagtagal si Arabella sa loob ng comfort room, naglagay lang siya ng press powder,
Pinatungan ng konti ang red lipstick at brinish ang buhok. Nang makontento na siya sa nakikitang reflection sa salamin ay lumabas na siya. May manggilan-ngilan ding pumapasok sa CR kung kaya't nakatodo ang kanyang ngiti sa kanyang mga nakakasalubong. Pagliko niya sa pasilyo papunta sa loob ng bulwagan ay halos magkabungguan sila ni Tyron. He is heading also to the comfort room. Agad siyang nahawakan ng binata at hinayla papunta sa back door. Are you out of your mind? Bitiwan mo ako, utos niya dito ngunit tila bingi ang binata bagkus mas lalo siyang hinayla palabas. Pagdating nila sa labas ay agad siyang niyakap ni Tyron. Nabigla ang dalaga sa ginawa nito kung kaya't hindi siya nakapag-react, isa pamis niya ang binata at siguradong pagsisisihan niya kung bibitawan siya nito. Why are you torturing me? Sabi ko 3 days ka lang dito, you don't even answering my calls, malambing ngunit may pagtatampong pahayag ni Tyron sa kanya. Sa narinig ay agad nagising ang kanyang diwa, agad siyang humilagpos sa pagkakayakap ng binata at dumistansya siya dito. How dare this man hugging her like he doesn't do anything? How long you've been here, may pag-aakusang tura niya dito. Di ba nasa Amerika ka by this time, patuloy niya. Parang biglang sumiklab ang galit niya sa binata, hindi niya alam kung para kay Samantha o para sa kanyang sarili noong na meron din palang pinupuntahang iba ang lalaking ito. Di ba nasa Amerika ka by this time, patuloy niya. Parang biglang sumiklab ang galit niya sa binata, hindi niya alam kung para kay Samantha o para sa kanyang sarili noong na meron din palang pinupuntahang iba ang lalaking ito. Hindi naman makapaniwala si Tyron sa asta ng kaharap, he misses her at walang siyang gustong gawin kundi hawakan at yakapin ito pero bakit at parang nagagalit ito sa kanya. He tried to touch her hand pero iniiwas nito ang sarili. Don't touch me. All this time, I'm haunted by my conscience na keso inagawan ko ng kaligayahan si Samantha tapos ang dami mo palang pinupuntahang iba ha. Patuloy niya na halos magunahan ang mga luha. Alam niyang wala siyang karapatang panghimasukan ang mga affairs nito pero sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, parang hindi ready ang kanyang damdamin na hindi lang si Samantha ang nagmamay-ari sa binata. What are you talking about? Hindi makapaniwalang saad ni Tyron sa kanya ngunit pinanlisikan niya ito ng mata. Are you suspecting me of cheating? How dare you? Sagot niya dito lalo at may gana pa itong tumawa. Look at me, utos ni Tyron dito. Tumingin naman iyon sa kanya ngunit naaaninag niya sa mga mata nito ang sobrang sama ng loob kung kaya't hindi niya napigil ang hawakan ang mukha nito. Did I smell jealousy? Hindi niya napigil ang biro dito ngunit mas lalong nagalit iyon. Go away. I don't want to see you, sambit nito at dali-daling tinungo ang pintuan papasok. Hey wait, I'm just kidding. Stop, pagpigil niya dito ngunit parang walang naririnig ang dalaga. Basta lang ito naglakad ng mabilis at walang pakialam sa kahit anong sinasabi niya. What the hell? Bakit biglang naging stubborn ang babaeng ito? Arabella is always calm and sweet, as much as possible ayaw siya nitong ma-offend. What happened to her? Stop, tura niya ulit ngunit dined mo siya ng dalaga kung kaya't nainas na siya dito. I said stop, malakas ng pahayag kasabay ng malakas na pagpigil nito sa kanyang kamay. Bitiwan mo ako, nanlilisik pa rin ang mga mata ng dalaga. Malapit na sila sa bakana ng auditorium kung kaya't minakanaka na ang mga taong labas-masok. Can you hear me first? Saad niya dito. I don't want to hear your lies. Mahina ngunit madiing saad ng dalaga na animoy sarado na ang utak sa kahit na anong sasabihin nito. Alright, come, bigla siyang hinawakan sa braso ni Tyron and drag her to the crowd. Get your hands on me. Mahina ngunit gigil niyang pahayag. They are approaching the crowd at siguradong makakaagaw pansin ang pagkakahila sa kanya ng binata. Ngunit tila babingi si Tyron at wala siyang pakialam kung maraming tao ang makakakita sa kanila. Sa stage siya dinala ni Tyron, gulat na gulat pa ang gobernador nang makitang hila-hila siya ng binata. Matt, ang binata sa gobernador, what happened bro? Gulat namang pahayag ni Governor. Can you tell to this stubborn wife of mine that I just got here 2 hours ago? Saad niya sa kaibigan. Matthew has never seen Tyron like this. It's like he is asking for help kung kaya't di niya napigil ang mapangiti sa itsura nito. What happened? Di niya napigil ang matawa. She's accusing me, tell her the truth. Antag sa kanya ng kaibigan na animo ay it's now or never.
Nagulat din si Arabella nang iharap ni Tyrone ang kaibigan ngunit imbes na magsabi ito ng totoo ay nakatawa lang ito ng nakakaloko. Sa inis niya ay pumiglas siya sa pagkakahawak ng binata at halos tumakbo siyang lumayo sa mga ito. What the heck, si Tyrone nang mahimasmasan ngunit nakalayo na ang dalaga sa kanila. Tinignan niya ang kaibigan ngunit nagsasayaw ang mga matawa sa saya. It's useless bro, hindi yun makikinig, saad nito. Muntik niyang pamiwanggan ang kaibigan sa inis. Huminga siya ng sobrang lalim at saka walang linggang likod na sinundan si Arabella, let's go. Saad niya dito. Tinapik naman ng gobernador ang kanyang balikat bago iginaya sa kanilang sasakyan, it's getting late, nagpaalam na ako kay Mayor, si Matt at tumanggaw tango siya. Naroon na rin sa sasakyan ang dalawang babaeng kasama nila, na tila parehong umusag nang bumakas ang sasakyan. Kung ano man ang iniisip ng mga ito ay wala siyang pakialam, his mind is totally occupied by Arabella at wala siyang naiisip ngayon kundi ang mapuntahan agad ang dalaga. Matt is his best friend kung kaya't hindi na ito nagulat nang sabihin niyang asawa niya si Arabella. He knows her existence pero ngayon lang din niya ito nakita. He just respects him kung kaya't wala itong katanungan. Pagdating nila sa mansyon ng mga Marquez ay agad siyang pinayagan ni Matt para pumunta sa kanyang kwarto. Nagpasalamat naman siya sa kaibigan at parehong nagbigay ng tapik sa balikat ang mga ito bago unang lumayo ang binata ngunit paglabas niya sa banyo ay kumatok din ito sa kanyang kwarto. May hawak-hawak itong dalawang glass na may lamang brandy at iniabot sa kanya ang isa, okay ka lang ba dito bro? Tanong nito, of course, I am comfortable. Pasok ka bro, saad niya dito sa kaiginaya sa may sofa. What's your plan? Si Matt ng kapwa makaupo sa sofa. Inopen pa nito ang TV, saka nilagay sa channel ng NBA. Sakto namang nakasalang ang paborito nitong Lakers at Golden State. Lend me your car key, then we will leave early tomorrow, pahayag niya at napangisi nang wala sa oras ang kaibigan. She's really something, pahayag ni Matt na nakatawa at napangiti lang din siya ng bahagya. Hindi na niya kailangang mag-explain dito after all alam naman niyang suportado ang kaibigan sa lahat ng kanyang mga desisyon. Mag-aalas 7 na ng umaga nang magising si Arabella kinabukasan. Madaling araw na siyang dinalaw ng antok kagabi sa kaiisip kay Tyrone Allegre maging ang naging reaksyon niya dito. Sa huli ay na-realize niya sa sarili na nag-overreact siya sa lalaki. Hindi siya dapat nagalit dito dahil wala naman silang pakialamanan. Sa papel lang sila kasal, hanggang 3 taon lamang sila, anot parang naging and possessive wife ang kanyang inasta. Isa pa walang rules sa marriage nila. Tyrone can do whatever he wants, kahit sino-sino pa ang kanyang kinakasama. It breaks her heart pero ganun talaga, eh kung hindi sana kay Tyrone lang tumitibok ang kanyang puso di sana free din siyang nakikipaglandian sa iba. Naghilamos at nag-toothbrush lang si Arabella nang pumasok sa banyo, sinukli ang buhok at suot-suot ang silk pajama ay lumabas siya sa kanyang kwarto upang magtimpla muna ng kape. Papasok pa lang siya sa kitchen ay dinig niya ang nagagalit na boses ni Ina. Good morning, sa halip ay bati niya dito. Medyo natigil ang pagbubunganga ni Ina nang makita siyang pumapasok sa kusina. Ano na naman ang ginawa ni Mickey Ong at Nahi High Blood ka ng kigaaga? Kantiyo niya dito, heist. Yang pinsan mo, bumili lang ng pandesal kanina pang alas 6 umalis hanggang ngayon wala pa. Yung baka at kambing di pa niya na ilalabas sa kulungan, yung mga baboy di pa napapaliguan. Kung saan saan nagpupunta ang lalaking yun. Makakatikim talaga sakin pag-uwi niyan. Halos umuusok ang ilong ni Ina sa pinsan at di niya napigil ang matawa. Hayaan muna, baka na traffic lang. Hindi naman siguro mag-shitchecks yun ng umagang-umaga, biro niya dito. Hay nako, di mo sure hindi mo kilala ang pinsan mo, inis pa ring turan ito. Ay magkape ka na muna, eto ang tasa, sabay abot sa hawak na tasa sa dalaga. Thank you, hindi pa ba napaparito yung mga kapitbahay? Manghang tanong niya, sa ilang araw niyang narito, paggising niya ay nandoon na din ang ilan sa kanyang mga tiyahin na nagkakape hinihintay ang kanyang pagbangon. Pagkatapos ay tatanungin kung anong uulamin sa kamagluluto, maya-maya ay isa-isa ding magsisidatingan ang kanyang ilang mga pinsan at doon na makikikain. She doesn't mind naman, natutuwa pa nga dahil paminsan-minsan lang din niyang makakaharap ang kanyang malalapit na kamag-anak. Nandito kanina si Auntie Lucia,
kaso umuwi muna magpapakain lang daw ng baboy saglit. Tura ni Ina at tumanggaw tango siya habang nagtitimpla ng kape. Kasabay nito ay siyang paghinto ng sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Bumusina pa iyon, kung kaya't mas matapang pa kay Gabriela silang si Ina na lumabas para salubungin ng sibat ang kanyang asawa. Umiling-iling na lamang niyang pinagmasda ng palabas sa kusina na hipag siya kapasimsam siyang humigoping mainit na kape. Sa labas ay dinig na dinig niya ang boses ni Ina habang sinizermona, ang asawang bagong dating. Napapatawa na lamang siya habang hinihihipan ang kanyang mainit na kape. Umuwi ka pa, saan ka bumili ng pandesal sa lawag, panenermo ni Ina sa bagong dating na si Michael. Heist, magtigil ka nga dyan, nakakahiya sa mga bisitang kasama ko, pahayag ni Michael na inginuso ang dalawang lalaki habang palabas sa isang magarang itim na sasakyan. Yung isa ay simple lang na shirt at maong ang suot, yung isa naman ay formal na formal kahit nakapolo lang din ito ng itim at ganun din ang suot na pantalon. Halatang mayaman base sa tindig at porma, idagdag pa ang kapansin-pansing labis na kagwapuhan. Sino ba ang mga iyan? Bakit sila nandito? Curious niyang tanong sa asawa na noon ay kalmado na ang pananalita. Heist, huwag ka ng maraming tanong, tawagin mo si Arabella. Sabihin mo andito kamo yung kanyang asawa, saad ni Michael habang kumaway sa mga ito na papasok sa kanilang bakuran. Anong sinabi mo? Asawa ni Arabella kamo, para namang nabingi si Ina sa sinambit ng asawa lalo at palapit na ang mga ito sa azetea na kinatatayuan nila. Halikayo dito bayaw, pasok kayo. Eto pala ang aking may bahay si Ina, pagpapakilala niya sa asawang halos na matanda, hindi alam kung sa sinabi niyang may asawa ang kanyang pinsan o dahil sa magandang lalaki na nasa kanilang harapan. Hello po Mrs., magandang umaga, bati ng isa, ngiting bahagya ang pagbati ng isa. Binati din niya ang mga ito sa katumingin sa asawa, ngunit sumenyas itong papasok sa loob para tawagin si Arabella. Halos nalilito pa si Ina nang pumasok sa kabahayan at dumber echo sa kusina kung saan naroon ang dalagang nakaupo sa mesa at nagkakape. Tapos na bang napalo si Mickey Ong, biro niya kay Ina na hindi pinansin ang parang nalikitong ekspresyon ng mukha nito. Tinatawag ka, labas ka dun, tura nito at napataas siya ng kilay. Ano na naman ang pakulo ng pinsan niya at bigla siyang pinatawag. Baka may pakain na namang binigay si Mayor, halos araw-araw kasing nagbibigay ng kung ano-anong makakain si Mayor. Hindi naman niya alam ang motibo nito ngunit may girlfriend naman ito kung kaya't inisip niyang pagkaing pangkaibigan ang mga binibigay nito para sa kanila falong lalo na sa kanya. Sanage na labas ka na doon para makita mo, pahayag nito. Medyo na curious naman si Arabella kung kaya't patawa tawa siyang binuhat ang tasa ng kanyang kape at may pahigup-higup pa siya lumabas sa kusina patungo sa kanilang azetea. Pagdating niya sa main door ay halos maibuga niya ang hinihigup na kape ng mabunguran sina Tyrone at Ronnie habang kausap ang kanyang pinsan. Agad na patingin sa kanya ang tatlo kung kaya't useless na ang kanyang planong biglang pagbalik sa loob. Oy Inson, mabuti at gising ka na. Nakita ko sina Bayaw sa sentro, tamang-tama sakin sila nagtanong, excited na pagkukwento ng kanyang pinsan. Magandang umaga Ma'am Ara, hindi naman pala mahirap hanapin itong sa inyo Ma'am, bati agad ni Ronnie sa kanya. Medyo nautal ang kanyang dila sa pagkabigla habang si Tyrone ay nakatingin lang din sa kanya. Hindi nga niya mabasa kung anong ekspresyon ng mukha nito. Ahe, oo kuya madali lang, saad niya dito. Nilaypat niya ang tingin kay Ronnie dahil nagsisimula na siyang kinakabahan sa presensya ni Tyrone. Ay ala sige Inson, ikaw muna ang bahala sa kanila, kuha lang ako ng kape para ating mga bisita, pag-e-excuse ni Michael na hindi man lang nahal ata nag-tense yung namamagitan sa kanilang dalawa ni Tyrone. Ay naiwan ko yung susi sa sasakyan, kunin ko lang saglit ma'am baka makabalik ng mag-isa sa bahay ni Gov, birong pahayag ni Ronnie at natatawa pang lumayo sa kanila. Pagkatalikod ni Ronnie ay saglit na namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa ni Tyrone. Napahawak pa siya sa noo bago tinignan ang lalaki na Noy na katunghay lang din sa kanya. Look, you don't have to come here, pahayag niya dito. Tumaas lang din ang kilay ni Tyrone habang hindi humiwalay sa mukha ng dalaga. Okay, I'm sorry for what I've acted last night. It's too immature, and I regretted all night. I'm really sorry, saad niya dito. Ngunit tahimik lang si Tyrone kung kaya't mas lalo siyang kinabahan dito.
sa katahimikan ng lalaki mukhang may binabalak na hindi maganda. Hindi ka na dapat nag-aksayang pumunta dito, at bakit hindi? Biglang pahayag ng binata habang napakaseryoso. Dahil hindi na kailangan, masisira ang schedule mo, baka may importante kayong lakad ng mga kasama mo, saad niya at napatawa ito ng bahagya. So, you were just acted recklessly last night. Not a jealous wife na parang layo na gustong lamapa ng isang buong Tyrone Alegre. May panguyam na pahayag ng lalaki at di niya napigilan ang pamumula ng kanyang mukha, hindi naman sa ganon, mahinang turan niya. At ano nga kung ganon? Why not scold me now? Nandito tayo sa territory mo ngayon, paghahaman ng binata. Napahiya siya sa sarili lalo at kaharap pa man din si Gov noong nagfilingera siya. I am really really sorry, nabigla lang kasi ako na makita kita dito sa norte, di ba nga pumunta ka sa US, halos mag-i-steamer niyang paliwanag. Yeah, hindi ba ako makakabalik agad, ang lalaki pa rin. Eh kasi ang iniisip ko magtatagal ka doon, bakit parang magic naman na bigla ka na lang nandito sa norte, is that impossible to happen, sabi mo a-attend ka ng anniversary. So what? Ilang oras ba ang pag-celebrate ng anniversary, turan nito. So what? Ilang oras ba ang pag-celebrate ng anniversary? Turan nito. Tiningnan niya ang binata dahil wala naman siyang idea kung ilang oras o araw ang pagka-celebrate ng ganun. Ni hindi nga niya na-experience anong malay niya. Ilang girlfriends ba ang mayroon ka? Di niya inaasahang lumabas sa bibig niya habang humantres sa isip niya ang babaeng naka-angkla sa braso ng binata kagabi. Ngunit pinangunutan siya nito. Are you accusing me again? May karapatan ba ako, pahayag niyang nakipaglaban ng titigan? I just want to know, para alam ko kung saan ako liliko at kung sino-sino ang mga taong dapat iwasan. I don't want to ruin any of your relationships. Mahabang linya niya, kasabay ng paghugot ng malalim na paghinga. Kung pwede ayaw niyang makasalamuha ang mga babae ng lalaki, ilang taon na lang naman mas maganda kung wala siyang encounter sa mga ito para mas peaceful ang kanyang buhay. Inilayo niya ang kanyang paningin ngunit di niya inaasahan ang ginawa ni Tyrone. Bigla siya nitong kinabig palapit sa kanyang katawan at niyakap ng mahigpit. Bigla siyang naalarma sa ginawa nito, may dumaraan ng mangilan-ngilan baka makita sila ng mga tao roon. Tyrone ano ka ba, bitiwan mo ako. May makakita sa atin dito, paghuhulagpos niya. May pagka-traditional pa naman ng mga tao roon baka anong sabihin sa kanya. So, what? You're my wife, how can I not hug you if wish ka, saad nito. Hindi nga nila alam, oh, di maganda para magkaalaman na, nang hindi kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo, saad nito na wala yata G balak na bitiwan siya. Tyrone, turan lang nito. Bitawan mo ako, why? I missed you, nasa Azetea tayo, madaming dumaraan, noong nasa parish tayo, hinuhag naman kita kahit nasa street tayo, iba doon, iba dito, but still, you and me. Ba't ang tigas ng ulo mo, di niya napigilan ang sariling manggigil sa inis. Kung sana nasa ibang lugar sila baka kinikilig siya ng sobrang ngunit sa ngayon para siyang priniprito sa sobrang kaba. Nakakatatlo ka na sa akin Arabella, don't talk bad words when I am holding you, inis na pahayag nito. Can't you let go of me first kasi, nasa province po tayo, iba ang mga tao dito, pahayag niya in a soft voice kung kaya't unti-unti binitiwan siya ng lalaki but still holding her hand na tila ba siya ay biglang lalayo. Maya-maya ay biglang nagsidatingan ang kanyang mga kamag-anak, lalo na ang kanyang mga tita na kapatid ng kanyang nanay. Naku anak, nag-asawa ka na pala, wala man lang kaming kaalam-alam, saad ni Tita Lucia na umiiyak. Sa akto ng kanyang mga kamag-anak ay bigla siyang natoret. Good for 3 years lang naman kung kaya't ayaw na nitong ipalaam, wait lang po tita, magpapaliwanag po ako, saad niya na hindi malaman ang gagawin. Sa pagkakataong iyon bigla siyang pinagpawisan ng malapot. Dahil ba wala na ang mga magulang mo anak, kaya hindi ka nagsabi? Hirit naman ang nanay ni Michael. Hindi naman po sa ganun tita, it just happened so quick kung kaya't di na namin na ipaalam sa inyo. Kaya nga po nandito ako para formal na hihilingin ko po sa inyo ang kamay ng aking asawa, hindi niya inaasahang pahayag ni Tyrone. Pinisil nito ang hawak-hawak na palad nito kung kaya't bigla siyang tumanggaw tangutanda ng pagsang-ayon sa sinabi nito. Kung ganun wala kaming magagawa mga anak,
Ang importante, pumunta kayo ngayon dito para makilala ka namin. Alam mo, si Arabella ay ulilang lubos pero hindi ibig sabihin na wala nang nagpapahalaga sa kanya dito. Ang laging dasal namin ay makahanap siya ng taong magmamahal sa kanya at mag-aalaga sa kanya ng tunay, ang kanyang tutaluking na sinang-ayunan naman ng lahat. Huwag po kayong mag-alala, tita, mahal na mahal ko po si Arabella, sampu ng aking pamilya, si Tyrone na siyang ikinagulat niya. Tinignan niya ito ngunit kinindatan siya ng binata. Alam niyang sinabi lang yun ni Tyrone just to comfort her relative pero bakit sobra siyang na-disappoint sa isiping iyon? Pinilit niyang umiti sa kabila ng nararamdaman sa loob. Sorry tita, may lungkot na pahayag niya sa mga ito. Heist, okay lang, ang importante masaya ka sa napili mong mahalin at pinakasalan. Sa nakikita ko naman ay talagang mahal na mahal ka ng asawa mo anak. Ang matanda at halos maiyak siya sa sinabi nito. Hindi dahil sa kasiyahan ngunit sa labis na kalungkutan. Totoo po yan tita, mahal na mahal ko po ang pamangkin ninyo ar gagawin ko po ang lahat para siya ay lumigaya. Si Tyrone na hinawakan ang kanyang baywang kasabay ng paghalik nito sa kanyang ulo sa ginawa ni Tyrone ay halatang nakilig ang kanyang mga kamag-anak, ngunit kay Arabella ay pawang pagpapanggap lamang ito harap ng kanyang mga tita. Ngumiti na lamang din siya sa mga ito, kasabay ng pagtaas niya ng tingin sa lalaki upang tiignan niya ito sa mukha. Sa pagkakangiti nito ay parang ngayon lang niya nakita sa halos isang taon na nilang magkasama. He seems happy. Nagsasayaw ang mga mata at nakalabas ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin sa paraan ng pagkakangiti. He is so handsome, and she can't take her eyes on him. She adores him at kung pwede lamang ay gusto niya itong halikan at yakapin. Sweetheart, you're too obvious. Huwag mo namang ipahalata sa kanila na patay ka sakin. Maya-maya ay narinig niyang bulong ni Tyrone sa kanya. Inilapit pa man din ito ang bibig malapit sa kanyang tainga kung kaya't biglang uminit ang kanyang mukha. Pagtingin niya ulit sa mukha nito ay nagsasayaw na sa tuwa ang mga mata dahil sa kanyang pamumula ng mukha. Agad naman niyang kinurot ito sa tagaliran kung kaya't biglang napalayo ito ng bahagya. Kanilang mga kasama ay tumawa at nakilig sa kanilang kasuwitan. Arabella anak, tignan mo nga doon sa kusina kung malapit ng maluto ang ating agahan at kami naman ay makipagkwentuhan sa iyong mister kung okay lang. Si Tita Luking pangkatapos, kinabahan siya sa tura ng kanyang tiya ngunit nang tumingin siya kay Tyrone ay walang alinlagang tumango iyon sa kanya. I'll be fine, tura nito sa kanyang pag-aalinlangan. Baka kasi kung ano-anong masabi ng kanyang mga tiya sa binata, hindi pa naman ito sanay sa kung ano-anong mga pinag-uusapan maliban sa business. Sige na anak, hindi namin siya kakainin, birong pahayag ni Tita Luking kung kaya't mabilis na siyang lumakad papasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa kabahayan ay naroon din ang ilang mga pinsan niya na nagkanya-kanya ng direksyon nang bigla siyang pumasok sa loob. Tinignan niya ang mga ito ngunit napailing na lamang siya sa mga ito. Tinungo niya ang kusina at tinignan kung ano ang mga inihahanda ng mga ito. May longganisa, hotdog, itlog, tinapa at mga talbos ng kamote para ay ensalada. Palagay niya ay okay naman kay Tyrone ang mga ilan sa mga iyon kung kaya't nagpaalam siya sa mga ito para pumunta sa kwarto at magbihis. Nakapantulog pa lamang siya. Sa mga pangyayari kani-kanina lang ay parang napakalagkit na ng kanyang katawan. Pinagpapawisan siya na parang ewan, lalo ang isipin na kinakausap si Tyrone ng kanyang mga tita sa ngayon. Panalangin niya sanay hindi maging mukulat ang mga iyon baka minus binata sa mga ito. Pagpasok niya sa kwarto ay tumunog ang kanyang cellphone. It's Alex kung kaya't nagmamadali niyang pinindot ang answer key. Good morning, bati ng nasa kabilang linya, bagamat hapon na sa kinaroroonan nito ay binati siya base sa kanyang ayos na nakapantulog pa. Nginitian niya ito ngunit nang maalala na narito ang kapatid nito ay pinanlakihan niya ito ng mata, bakit nandito ang kuya mo? Turan niya dito talaga, sagot ng nasa kabilang linya na halatang hindi nabigla sa narinig, oo at nagkakalat siya dito huhuho. Ekseheradong pahayag niya at tumawa iyon. What do you mean? Iwang ko kung anong pakulo ng kuya mo, sinabi niyang asawa niya ako sa mga kamag-anak ko. My God! Anong gagawin ko, tulirong pahayag niya dito asterisk really. Sinabi niya yun, hindi naman makapaniwalang tura ni Alex, hindi niya ubos maisip na sa unang pagkakataon ay nagsabi ng ganoon ang kanyang kapatid e pinakaingat-ingatan ng kanyang pamilya na hindi milik ang tungkol sa kasal nila ni Arabella.
Galit talaga sa akin ang kuya mo, pinapahamak niya ako sa family ko, huhuhu, turan niya ulit dito. Malay mo naman baka accept na niya yung fact na mag-asawa nga kayo, si Alex sa kabila. Ha 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 ha, just ko imbes na kilajan ako sa sinabi mo, kinilabutan ako. Sabihin mo may pinaplanong hindi maganda yung kuya mo, saad niya dito. Imposible ba yun? Ilang oras nga lang siya sa Amerika, umuwi agad. I don't know kung totoo yung nasagap kong balita, biglang may shooting si Samantha while kuya is there kaya umuwi siya nang wala sa oras, si Alex na medyo napahugot ng malalim, ewan kung disappointed siya sa ginawa ni Samantha or naawa siya sa kuya nito. Pati siya ay nakaramdam ng awa kay Tyron. Yung tipong nag-travel ng malayo ngunit hindi man lang siya inatupag ng mabuti ni Samantha. Excited pa naman yata ang lalaki na makasama ito sa kanilang anniversary. Oh, so sorry for him, sambit niya at napasimangot naman yung nasa kabila. Samantha is trying to contact kuya but he is not answering his phone, pagbibigay alam ni Alex. Sa isip niya ay gusto niya gi sabihin ang buti nga sa kanya dahil sa ginawa nito sa binata. Naroon siya na halos minuminuto gusto niyang makasama ang lalaki, ngunit siya na pinipili at minamahal nito, ganun lang gagawin sa kanya. Sobrang mali nga naman. Kung siya lang talaga ang bigyan ng pagkakataon ni Tyron, walang sandali na malulungkot o di kaya ay iiwanan niya ito kahit na ano pang importanteng bagay ang sasabay dito. Pipiliin at pipiliin niya ang makasama at makapiling ito sa bawat sandali ng kanyang buhay. Next naman, nananaginip na naman siya ng gising, did your brother have other girls except for Samantha? Tanong niya nang maalala ang babaeng nakakapit sa bisig ni Tyron kagabi. Sa pakiwori naman niya ay hindi naman affected ang kuya nito dahil mayroon naman itong reserba. I have no idea about that, may alam ka ba? Balik na tanong ni Alex sa kanya. I saw him last night, pahayag niya na nag-stammer. Parang nakakalungkot isipin na kahit mawala si Samantha sa picture ay sa iba pa rin nakatingin ang binata. So sorry for you, malungkot na pahayag ni Alex. Sa sinabing iyon ng matalik na kaibigan ay napangalumbabo siya at ngumiti ng mapait. Kung yun ang ikakasaya niya, huhuhu, nakuha niyang magbiro kung kaya't tumawa iyon. Martyr si ating birong pahayag ng nasa kabilang linya at nagkatawanan sila. Saglit pang nagkakwentuhan ang dalawa bago nagpaalam si Alex dahil pauwi na rin ito mula sa kanyang opisina. Ibinilin pa nito ang kanyang kuya at masaya naman siyang sumalo daw dito. Pagkatapos maligo at magbihis ni Arabella ay lumabas din siya agad sa kwarto. Nabungura niya sa sala si Tita Luking kasama ang ilan niyang mga pinsan habang naglilinis ng mga gulay. Medyo sumilip pa siya sa azeteo ngunit walang kahit ni isang tao nagnaroon. Tita, si Tyron po, tanong niya sa matanda nang hindi matanuan ang lalaki sa loob at labas ng bahay. Abay, sumama sa mga pinsan mo, titingin ng baboy, saad nito habang ipinapapatuloy ang ginagawa, baboy. Para saan po yun, nahiwaga ang tanong niya. Para sa handaan mamaya anak, sabi kasi namin kailangan ay celebrate din dito sa tinang inyong kasal para makilala din siya ng lahat ng iyong kamag-anak. Pumayag naman siya, sabi niya magkakatay tayo ng 10 baboy, ani Tita Luking na ikinagulat niya. Ano po, parang bininturan Angie sa matanda. Bakit naman pumayag ng ganun-ganun si Tyron at ang dami namang baboy ang 5? Esh, dapat lang naman yun anak, sa kultura nating mga Ilocano dapat magbibigay pa yan ng dote, saad nito at napahawak siya sa labi. Ano na lang ang iniisip ni Tyron sa kung ano-anong pinagsasabi ng kanyang mga tita. Tita, modernong panahon na po, hindi na po uso yan ngayon, hirit niya ngunit tinignan siya ng matanda ng mariin. Anak, sa ating mga Ilocano hindi pwedeng walang ibibigay na dote sa babae bago magpakasal. Pasalamat kayo at wala na ang mga magulang mo kundi mahihirapan kayong ikinasal. Mahabang paliwanag ng matanda, itinaas naman niya ang kanyang kamay tanda ng pagsuko dito dahil alam niyang hindi siya mananalo sa mga matatandang Ilocano. Okay, sanaj tita, sana lang hindi new prenuser ang asawa ko. Huhuhu, pagdadrama niya kung kaya't di napigilan ng matanda na bigwasan sa braso. Hindi naman anak, saka madali naman siyang kausap. Oo naman lahat, si Tita Luking at lumaki ang kanyang mga mata. Ano kaya ang mga pinagsasabi ng mga ito na yumo ng yumo si Tyron? Heist, huwag mo ng problemin yun, kami na ang bahala sa lahat.
Tignan mo nga kung okay na ang mesa sa kubo, doon na tayo kakain at masyado na tayong marami din, pagtatiboy ng kanyang tita. Agad naman siyang tumalima habang nasa isip ang mga posibleng reaksyon ng lalaki. Papunta siya sa kubo ng may humantong sasakyan sa kanilang harapan. Medyo huminto siya para silipin lang sino iyon at siya namang paglabas ni Mayor mula dito. "Hi Ara, good morning," bati nito habang napakalawak ang pagkakangiti. "Hello Mayor, good morning too," sagot naman niya habang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan. "Napadaan lang ako, galing ako sa tabing dagat bumili ng preskong isda," turan nito. "Oh, how nice," sambit niya na nahawa sa pagkakangiti ng Mayor. "Si Michael hindi ko siya mahagilap sa ngayon, baka gusto mong magkape muna habang hinihintay siya." Suwestyon niya dito, malapit kasi ang dalawa kung kaya't sigurado siyang ang pinsan niya ang pakay nito. "Okay lang ba?" saad nito at natawa siya. "Of course. Halika sa Azetea, kukuha lang ako ng kape," pahayag niya na iginaya nga sa Azetea ang kausap. Nagpatianod naman iyon at kusang umuputanda ng paghihintay nga sa alok niyang maiinom. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at tinungo ang kusina. Kumuha agad siya ng kubyertos at tasa sa kape na halo ang kape, asukal at creamer bago binuhusan ng mainit na tubig mula sa thermos. Sa kasamaang palad ay naubusan ng mainit na tubig ngunit may nakasalang sa electric kettle kung kaya't medyo natagulan siya sa loob. Paglabas niya ay bitbit niya ang isang tray laman ng kape para kay Mayor. Nagpasalamat naman iyon nang labat niya ang kape nito at ngumiti lamang siya dito. Habang sumisimsim ng kape ang alkalde ay nagkukwentuhan silang dalawa tungkol sa nakaraan. Nandong pareho silang nakatawa habang naalala ang mga kaklase nila at mga nangyari sa kanilang nakakatawa before. Halos hindi mapunat ang kanilang pagtawa nang dumating si Michael kasama nito ang pinsan nilang si Lucky, maging sina Tyron at Ronnie. Agad umayos sa pagkakaupo ang dalaga pagkakita sa mga ito lalo at napakaseryoso ni Tyron na nakatingin sa kanya. "Mayor, naparito ka," saad nito agad tinapik ang balikat ng kanilang bisita. "Oo, galing ako sa pantalan, bumili ako ng fresh na isda," pahayag nito habang napatigil nang makita si Tyron na tila ba may hinahagilap sa isip. "Kumusta Mayor?" si Tyron na lumapit kay Ara at inakbayan ito. "Oh hi bro, nandito pala kayo," hindi nagpasabi si Gob. Ang alkalde na halatang nagulat sa pagkakaakbay nito kay Arabella. "Matt is not here bro, anyway I want you to meet my wife Arabella," tura ni Tyron na nakangiti kasabay ng pagtingin sa kanya. Nabigla ang dalaga ngunit tinugon niya ng isang fake na ngiti ito. "So, it's real. Akala ko nagbibiro lang kayo kagabi." Di makapaniwala ang pahayag ni Mayor. He fancied Arabella all his life at naghihintay lang din talaga siya ng tamang tiyempo para mag-propose dito. Sa narinig niya ay parang gumuho ang isang bahagi ng kanyang mundo. "It's real, she's been my wife almost a year now. Busy kasi kami pareho kaya ngayon lang kami nakauwi dito," si Tyron naramdam ang matinding pagkadismaya ng Mayor. He can see it in his eyes sapagkat biglang namula ang mga mata nito. "Well, if that's the case, congratulations bro. You really are the luckiest man on earth," ang Mayor na agad iniabot ang kamay sa binata. "Arabella is the smartest and most sensible lady I know, please treat her well," saad nito sa kanya kung kaya't di niya napigil ang tapikin ito sa balikat. "I will bro, don't worry she's in good hand," tugon niya sa Mayor at tumanggaw tango iyon. "It's one of the hardest para kay Joseph De Lara, he's ready to take risk na sana ipaalam kay Arabella ang totoong nararamdaman niya dito. But he's too late, she's already married to someone." Tinignan niya si Tyron Alegre, bukod sa matangkad at guwapo ay disente itong tignan. "He is the governor's best friend, ibig sabihin hindi lang ito simpleng mamamayan. Kung hindi ito mula sa pamilya ng mga malalaking politiko ay isa itong businessman. At sa nakikita niya ay maaalagaan naman niya si Arabella, after all he looks possessive towards his girl. Mga anak kain na, Mayor dito ka na din mag-umagahan," si Tita Luking na lumabas mula sa kubo kung saan nakaayos ang mga pagkain. "Ah, hindi na tita, paalis na ako, hinihintay ni daddy yung binili kong isda sa pantalan. Sa susunod na lang ho, salamat," pagtangging tura ni Mayor sa kagumayak na para umalis.
Sigurado ka ba dyan? Pahayag ni Arabella dito at ngumiti iyon. Oo sige, mauna na ako. Bro, pakiregards ako kay Gob. Tura nito sabay tapik kay Tyron at lumakad na ito patungo sa gate ng bahay. Sumunod si Michael dito upang ihatid ang kaibigang mayor hanggang sa sasakyan nito. Si Lucky naman ay sumenyas kay Ronnie para tumungo na sa may kubo ngunit tinanguan lang din ng huli ito. Siyempre hihintayin nito ang kanyang amo. Seems like you're enjoying his company, saad ni Tyron sa dalaga ng isa-isang magsilayasan ang kanilang mga kasama sa Azetea. Tinignan ng dalaga sa mukha ang lalaki ngunit napakaseryoso nito habang nakatitig din sa kanya. He is a good friend of mine and my cousin's best friend, pagbibigay alam niya dito. Sa halip na mag-loosen up si Tyron ay nakatitig pa rin sa kanya na parang nananansya. Siya ba ang dahilan why you keep our marriage in secret? Di niya inaasahang pahayag ni Tyron at di niya napigil ang tumawa. Parang baligtad naman yata, di ba't yun ang gusto nito, ang hindi malaman ng madlang people na may asawa siya. Where's your ring? Maya-maya ay narinig niyang pahayag ni Tyron, nakahawak ito sa kanyang kamay at nakatingin sa kanyang mga daliri. Naiwan ko sa bahay, turan niya dito. Sinadya niya talagang iwanan iyon sapagkat ayaw niyang malaman ng mga kamag-anak niya na ikinasal na siya. Naiwan or sinadya mong iniwanan, pagmamaktol nito. Did you require me to wear it? May halong panunumbat ang kanyang tono at napalunok iyon, yes. From now on, agad ding pahayag nito. Tinitigan niya ito ng mariin, hinanap niya sa mukha ng lalaki kung nagbibiro lang ito o di kaya ay nagdredrama ngunit napakaseryoso naman kanyang kaharap kung kaya't di niya napigilan ang tumawa. Sure, meron ka pa bang gustong ipagawa sa akin aking mahal na asawa? Sa halip ay pambibiro niya dito para basagin ang sobrang kaseryosohan nito. Kahit paano ay nakaramdam siya ng kilig ngunit hindi gaano dahil naalala niyang nagpapanggap lamang ito. Ngunit di niya inaasahan na hawakan ni Tyron ang kanyang ulo at biglang binigyan siya ng makapigil hiningang halik. Nang bumitaw ito ay halos magkulay kamatis ang kanyang mukha lalo na nang makita si Kuya Ronnie sa malapit na marahil tumalikod dahil sa ginawang paghalik ni Tyron sa kanya. That's what you get if you're making fun of me, tura ng lalaki at di niya napigil ang pandilatan ito. Hindi naman iyon natinag sa halip ay tumawa iyon na parang tuwang-tuwa. Sa inis niya ay biniguasan niya iyon ngunit nakailag ang binata. Ehem ehem, sir, ma'am, hinihintay kayo sa kubo kakain na daw, pagbubat in Ronnie sa kanilang paghaharutan. Ay oo nga pala, sige kuya papunta na, si Arabella na agad inihinto ang panghahampas kay Tyron. Inayos ang sarili at magpapatiuna na palabas ng bahay nang hawakan siya sa kamay ni Tyron. Napatingin siya sa pagkakahawak ng kanyang kamay pagkatapos ay halos tumaas ang kanyang kilay nang tignan niya ito. Sabi nila Ilocanos are sweet and caring, can you prove that to your husband, turan nito. Tatanungin sana ng dalaga kung sinong Pancho Pilato ang nakapagsabi sa kanya sa mga katagang iyon ngunit natigil siya nang hoiin ng binata ang buhok na nakalihis sa kanyang mukha at iniipit sa kanyang tainga. Arabella was stunned, it was one of the cutest gesture of Tyron kung kaya't hindi maiwasang tignan ito ng may paghanga. Sa kanyang mata ang binata pa rin ang pinakagwapo at pinakamamahal niya. She misses him and wanted to hug him just right here. Dinig na dinig niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib kung kaya't agad niyang hinagilap ang kamay nito at idinantay sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mata at dinama ang hatid nitong kapayapaan sa kanyang dibdib. Tyron's hand is so warm and it takes away all her anguish including how he missed him. I am here. Arabella slowly opened her eyes and right there in front of him is his man who's looking at him lovingly. She smiled at him and Tyron held her in his arms and kissed her in the head. I miss you too sweetheart, parang musika sa pandinig ni Arabella ang sinambit ng binata. She doesn't care kung totoo o hindi, sa labis na pangungulila niya dito sa ilang araw ay hindi na niya matansya ang sarili. I love you, she uttered. Tyron didn't answer but he hugged her tighter and planted small kisses in his forehead. Ara malamig na yung pagkain anak, dinig niyang pahayag ni Tita Luking mula sa kubo. Arabella felt disappointed, payapang-payapa ang kanyang puso mula sa yakap ng binata ngunit kailangan niyang humiwalay dito dahil sa pagtawag ng kanyang tita.
Hindi naman nakaligtas kay Tyrion ang disappointment nito kung kaya't nakangiti niyang inakbayan ang dalaga papunta sa kubo. Pagdating nga nila doon ay nakatanggap sila ng pangangantiyaw mula sa kaanak ni Arabella Kesho lalang gaman daw sila sa kasweeten at kung ano-ano pa na kapwa-ngiti lang din ang itunugon ng dalawa sa mga ito. Pagharap nila sa mesa ay si Arabella ang naglagay ng pakain sa plato ng binata. Tinanggal na rin niya ang tinag ng tinapa para dito, alarm niya kasi na hindi mahilig ang lalaki sa mga pagkaing may mga tinatanggal na tinag-tinag or mga kaliskis bago isubo. Dahil nakakamay ang lahat ng kanilang mga kasama ay kumuha din siya ng gloves at siya na rin ang nagsuot sa kamay nito. Agkamit tayo Barok, turan ng tita niya sa salitang Ilocano sabay pakita sa kamay na may hawak na pagkain. Kultura kasi sa mga Ilocano ang pagkakamay habang kumakain, sabi nila mas malinamnam daw ang kanilang kinakain kapag gamit ang kanilang kamay sa pagsubo. Nakangiti namang tumango tango ang binata habang di mapigilan ang paghanga sa dalagang nagsusuot sa kanya ng gloves. He can do by himself but Arabella naturally take his hand and put this thing in his hand, siya pati ang nagtanggal ng mga tinik ng kanyang pagkain. Sa ginagawa ng dalaga, it's like her mom is always around, fry this tinapa and longganisa, dip mo siya sa kamatis, masarap yan, saad nito sabay subo at pagkatapos ay parang sarap na sarap sa kanyang pagmuya. Kahit simple ang pagkain, she enjoyed it and act as if it is the most delicious food in the universe. Never niyang nakita si Arabella na nagsayang ng food, she has a great respect whatever that is in the table. Ayaw mo ba? Gusto mo ng egg, turan nito. He's busy with his thoughts kung kaya't hindi siya nakasubo agad. No, it's fine. I like it, sagot niya dito. Nagsimula na rin siyang kumain and find that perfect to his tongue. First time niyang kumain ng mga ganoong ulam pero nasarapan siya kung kaya't hindi niya napigil ang humirit ng isa pa sa dalaga. Hindi naman mapunat ang pagkakangiti nito nang malamang nagustuhan niya ang native dish ng mga Ilocano. Anak, pinalista ko na kay Tito Ambo niyo yung mga kailangan sa pagluto ng baboy, halos patapos na ang kainan nang magsabi si Tita Luking. Okay tita, pakilagay na rin po lahat ng kailangan sa handaan, magalang na sagot ni Tyrion sa matanda. Eto anak, sabay abot sa isang papel ngunit si Arabella ang unang kumuha dito, halatang lumaki ang mata ng dalaga nang makita ang napakahabang listahan. Ako na, saad nito sabay bulsa sa tinanggap na listahan. Sa dami nga nakalista parang bigla siyang nahiya kay Tyrion. As if you know where to buy those things, baka bukas ka na makakabalik, biro ng binata dito sabay dukot sa ibinulsa niyang papel. Pinasadahan lang din niya ito ng tingin at tumango-tango bago ipinasa iyon kay Ronnie. Charge it to my allowance, huwag mo na akong bigyan this month, bulong ng dalaga dito. Napangiti si Tyrion sa sinabi ng dalaga. Did she think he will become poor with a small amount? Naghihirap na ba ako sa paningin mo sweetheart, pabirong-bulong din niya dito. Just not mind it, turan nito, it's too much, yung pledge sa school. Siya, I've been giving millions to charities ages ago, stop thinking nonsense or else I'll kiss you here in front of your old folks, si Tyrion kung kaya't biglang nag-retreat ang kanyang dila. She also covered her lips and Tyrion can't help himself not to laugh. Pagkatapos ng kainan ay pumunta na sina Ronnie at Michael sa city para sa mga kailangan sa handaan. Ronnie knows what to do, hindi humahawak ng cash ang kanyang amo ngunit alam na niya ang ginagawa lalo na kapag may travel ito. May hawak siyang card ni Tyrion at siya na ang bahala sa mga errands nito pagdating sa mga ganoong usapin. Sina Tyrion at Arabella naman ay nagpaiwan upang makipagkwentuhan sa mga matatanda. Hindi maikakailang nag-e-enjoy ang binata na marinig ang mga kwento tungkol sa kanyang asawa sapagkat napapahalaklak ito sa kwento ng kanyang mga tita. Ang ipinagtataka ni Arabella, kilala niyang metikuloso at reserved si Tyrion ngunit bakit parang at home na home ito sa kabila ng napakalayong agwat ng way of life nito sa kanilang pamilya. Over a short period of time ay naging favorite ito ng kanyang pamilya. Tinalo pa nito ang celebrity dahil walang bukang bibig ang mga ito kundi ang kabaitan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng handaan ay wala na itong energy kung kaya't inaya na niya itong magpahinga. She led him to his room, bukod kasi sa ito lang ang air conditioned ay baka magtaka din ang kanyang kaanak kung sa ibang room niya ito patutulugan. Habang naliligo ito sa banyo ay pinalitan niya lahat ng bedengs,
nagspray ng air freshener at linakasan ang aircon. Inilabas ang mga pinagpalitang mga bedengs, tinignan din ang silid kung saan magiging tulugan ni Ronnie. Pagbalik niya sa silid ay nakaupo na si Tyron sa kama habang nakahilig ang likod sa headboard at nagbrowbrow sa kanyang cellphone. Okay ka lang ba dito? Tanong niya ng Lamingga sa kanya ang binata. Sa sobrang laki at ganda ng tulugan nito ay nag-alala siyang hindi komportable ang binata sa pagtulog. I'm in peace, narinig niyang pahayag nito. Kasalukuyan siyang naghahanap ng kanyang damit sa closet at napalingon siya dito. Hindi niya maintindihan ang laman ng sagot nito kung kaya't napangiti siya dito. Well, if that's the case, thank you, saad niya bago sumenyas na papasok siya sa banyo para maligo. Paglabas ni Arabella sa banyo ay tahimik na ang buong silid. Sinulyapan niya ang lalaki na nakahiga sa kama ngunit nakapikit na ito habang taas-baba ang dibdib nito. Sa pakiwori niya ay tulog na si Tyron kung kaya't hindi na niya itinuloy ang pag-blower ng buhok. Medyo maingay kasi at baka magising ang binata. Maingat na lamang niyang binuhay ang electric fan saka nagsuklay sa harap nito. Pagkatapos ay lumapit siya sa kama, hindi nakakumot ang binata kung kaya't dahan-dahan niyang kinuha iyon sa may gilid. Pero bago niya ispread ang kumot ay napadaan ang kanyang paningin sa mukha ng binata. Tyron is sleeping calmly, pati tunog ng paghinga nito ay kalmado lamang. He sleeps like a prince charming, kahit tulog ay napakagwapo pa rin. His face is sculpted perfectly. Hindi niya tuloy na control ang sarili na huwag hawakan ng noo, ilong, pisngi at mga labi nito. This man is so perfect and she loves him dearly. Alam kong pansamantala ka lamang sa buhay ko ngunit magkaganoon man, ikaw pa rin ang pinakamagandang nagyari sa aking buhay, dinaywas ang sambitin. She loves him so much and it breaks her heart into pieces every time na ma-realized niyang mag-e-end din ang lahat. Soon, na hindi na niya ito pwedeng hawakan, amuyin, and watch him sleep like this. I love you until my last breath, tura niya sa may tainga nito kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. She kissed his forehead then slowly wrapped him with blanket. Pagtaas niya ng kumot hanggang sa may dibdib ng binata ay halos mapasigaw siya nang biglang hawakan ni Tyron ng mahigpit ang kanyang kamay. Sorry, inaayos ko lang yung kumot mo, saad niya habang hawak-hawak ang sobra sa kabang dibdib.